Sa umpisa ay ipinakita ang mensahe ni Jose Rizal bago ito ma-firing squad. Ipinakita din mga bagay na may koneksyon sa pambansang bayani ng Pilipinas. Dumating si Joel sa kanyang kwarto at nagulat na lumabas mula sa CR si Grace. Pinapunta daw ito ng nanay niya. Hinumaling ni Grace si Joel pero pagod ang binata. Pinaalis niya si Grace. Sa luneta unang nagkita sina Joel at Maria. Nagbabasa daw ng Mi Ultimo Adios si Maria sa luneta dahil sa thesis niya na nag-aaral ng history. Niyaya ni Joel na mag-coffee si Maria at dito ay nagkwentuhan na nga sila tungkol sa pagiging related ni Joel kay Rizal. Related daw si Joel kay Saturnina na panganay na kapatid ni Rizal. Grandfather daw ni Joel si Manuel Hidalgo na naging asawa ni Saturnina. May lahi ding Chinese si Joel kaya naman gusto ng magulang niya na Chinese din ang mapang-asawa niya pero ayaw ni Joel at gusto nito ay ang babaeng mamahalin niya. Nagkatitigan na parang gusto maghalika ng dalawa kaso dumating ang ama ni Maria at umalis na sila. Nakausap ni Joel ang kaibigan at katrabaho niya sa opisina. Lagi daw galit ang kanyang ina dahil nga hindi nagpapakita si Joel. Maya-maya ay tumawag si Maria. Nagkita ang dalawa at sinabi ni Maria na ama niya ang sumando sa kanya kanina. Maliit pa lang daw si Maria ay naghiwalay ng mga magulang niya dahil ang kanyang ama ay binubugbog ang kanyang ina. May ginagawa si Maria sa baba ng lamesa na nagbigay ng ideya kay Joel kung ano ang gusto nito. Nauwi na nga ang lahat sa romantikong bakbakan. Nagising na lang si Joel kinaumagahan na wala na sa tabi niya si Maria. Nakita naman nito ang iniwan na libro ng dalaga na may sulat sa unahan tungkol sa Kerida. Hindi na maalis sa isipan ni Joel si Maria na kahit sa reception ay tinatanong nito kung may nag-iwan ba ng mensahe para sa kanya. Ikinwento ni Joel sa kaibigan ang tungkol kay Maria. Mukhang umiibig na raw siya sa dalaga. Sinabi ng kaibigan na pinasara na ng mami ni Joel ang lahat ng payroll accounts nito at nakahanap na ng kapalit ni Joel. Hindi naman daw kailangan ng pera ni Joel. Lagi si Joel sa luneta sa pagbaba sakaling makita muli si Maria. Sobrang hinahanap-hanap niya ang dalaga kaya may isang tagpo na sa paningin niya ay nasa harap niya lang si Maria. Bumalik si Joel sa hotel at tinanong niya ulit ang receptionist kung may tumawag ba pero wala pa rin. Nagpagising na rin ito sa receptionist. Habang nag-iinom at parang malungkot ang binata at dahan-dahan namang lumapit sa kanya si Maria. Sa balkonahe ay sinabi ni Joel na aalis siya bukas padapitan. Hiniling ni Maria na magstay na lang siya dahil katulad ni Joel ay palagi nilang iniisip ang isa't isa. Muling tinanong ni Joel kung ama or kasintahan niya ba talaga ang sumando sa kanya. Sinabi ni Maria na sana si Joel na ang huling lalaking magtatanong sa kanya ng ganon. Nagyakapan at may ikalawang round ang dalawa. Sa isang tagpo naman ay nagkakilala sina Leo at Connie sa simbahan dahil sa nawawala cellphone ng una. Bumalik na si Leo sa sasakyan at mukhang sunod sonyeran ito sa kanyang ina. Habang nagmamaneho at naisip ni Leo si Connie na hiningi ang numero nito. Maya-maya ay nag-vibrate na ang phone ni Leo at sinabi ng asawa nito na sagutin ang telepono. Ayaw ni Leo dahil nagmamaneho ito. Isang gabi ay nakipagkita si Leo kay Connie. Sinabi nito na may asawa siya. Wala daw pakialam si Connie dahil alam niyang kailangan niya si Leo sa buhay niya. Matapos ang inuman ay bakbakan na. Nagising si Connie na wala na si Leo sa tabi niya. Unang tawag niya ay binabaan siya. Sa ikalawa ay sinagot siya ni Leo at nangako na tatawag sa kanya pero huwag na huwag siyang tawagan sa baybaba ng phone. Samantala, pinakita ni Maria ang isang bahay kay Joel na nagustuhan naman ito. Ang bahay na ito ang magsisilbing tirahan ng dalawa, bininyagan nila ang bahay ora mismo. Pinagluto ng paella ni Maria si Joel. Delicioso. Then pinag-usapan nila ang salitang querido o querido na sa Spanish daw ay romantiko ang dating pero sa Tagalog ay masama ang tunog. Sinabi din ni Joel na nais niya mag-aral muli at writing course ang gusto niya. Gusto niya din kasi masamahan sa pag-aaral si Maria sa UST. Kaso sinabi ni Maria na kahit wag na siyang mag-aral, magsulat lang siya pwede na. Ikinalungkot at tampo ito ni Joel. Napansin niya na ayaw ni Maria ng mga kaibigan at papa niya kasama si Joel sa tabi niya. May pinakita na flashbacks ng tagpo ng mga sagutan ni Maria at ng kanyang papa. May isang gabi na nakatulog sa pagkalasing ang ama niya kaya nagawa niya itong takasan.
Ipinakita naman si Leo at ang pamilya nito na kumakain. Aalis daw si Leo pa Batangas at Mindoro dahil meron siyang business trip. The following week ay itutuloy nila ng family ang trip to Singapore. Parehas na umalis ang magpamilya. Ang asawa ni Leo ay nasa boxing session kasama ang coach niya. Habang tinutulungan siya sa stretching ay nagkakatitigan silang dalawa. Sa locker ay sinundan siya ng coach at hinalikan. Napigilan ito ng babae. Sa isang yugto naman ay magkasama sina Javi at Maria. Nagaalok ng tulong si Javi para magawa ni Maria ang kanyang nais na research tungkol sa masonry ni Rizal. Nakita naman ito ni Joel. Dumating naman bigla ang ama ni Maria na galit sabay takbo naman ni Javi palayo. Pag-uwi ni Maria ng bahay ay tinanong ni Joel ang nakita niya kanina. Sinabi ni Maria na ex niya si Javi. Dumadaan daw si Joel sa faculty ng school dahil gusto nga niya mag-aral at hindi sinasadya ay nakita niya si Maria at Javi. Tahimik na ang dalawa. Samantala, si Connie naman ay pinatayan ng tawag sa telepono ni Leo. Sa isang kainan ay napansin ng anak ni Leo ang isang pamilyar na babae. Umalis at bumaba si Connie na sinundan naman ni Leo. Tinanong ng lalaki bakit siya nasa parehas na lugar. Namimiss na ni Connie si Leo. Tuloy daw ang alis nila sa weekend pero kapag inulit pa ni Connie na magpakita na kasama ang pamilya niya ay hinding-hindi na niya makikita si Leo. Lumipas ang anim na araw na tuloy na ang biyahe ni na Leo at Connie. Nag-request si Connie na pumunta sila ng Kalamba pero hindi pumayag si Leo at sa Kalatagan sila pupunta gaya ng unang plano. Nais ipakilala ni Connie sa ina na boyfriend niya si Leo pero ipinaalala ni Leo na sila ay hindi legal. Parehas sila na sumang-ayon na maging masaya na lang sa kanilang lakad. Nagkisa ang dalawa at nagpasalamat si Connie. Nakarating na sila ng resort at masaya ang pakiramdam ni Leo. Nabuhayan si Leo ng dugo dahil kay Connie. Same feeling silang dalawa. Ipinabebenta naman ni Joel ang kanyang mamahaling relo sa kaibigan. Meron na raw bibili nito. Kinamusta ni Joel sa kaibigan kung kumusta na ang nanay niya dahil nais nito ipakilala si Maria. Huwag na daw sabi ng kaibigan dahil baka magalit ulit sa kanya. Pinayuhan siya nito bago umalis na huwag itapon ang future niya para sa babae. Dumating ng gabi si Maria kasama si Javi. Pinura ni Joel si Javi at tinanong kung bakit siya lagi umeeksena. Siya daw ang boyfriend ni Maria. Sumagot si Javi na siya ang asawa ni Maria at kasal sila at pwede niya kasuhan ang dalawa. Natameme si Joel at umalis na rin si Javi. Daladala na ni Joel ang kanyang bagahe para umalis. Pinigilan siya ni Maria. Galit si Joel dahil ginawa siyang carry daw. Carry daw naman talaga daw si Joel ni Maria dahil mahal niya ito. Ipinagtapat ni Maria ang katotohanan bakit siya kasal kay Javi. Gusto niya sabihin sa simula pa lang pero hindi niya masabi dahil alam niyang hindi siya seseryosohin ni Joel kapag alam niyang may asawa na siya. Nagsumbat si Joel na pinaglaban niya ang pag-ibig niya kay Maria. Tapusin na nila ang relasyon nilang puno ng lihim, pero humiling si Maria na kung maghihiwalay sila ay magtorohan muna sila. Pagkatapos ay nagyakapan ang dalawa. Magkayakap din sina Leo at Connie nang biglang tumawag si Grace. Sinabi ng kausap na critical ang anak ni Leo kaya naman nagmamadali magbihis ang lalaki at pupunta daw siya. Umalis na si Joel. May tumatawag kay Connie pero binabaan niya ito. Pumunta siya sa shore at doon ay nagubad siya ng robe at biglang pinakita na si Maria na nasa dagat din at masaya. Iisa lang pala sina Connie at Maria. Nakalipas ang isang taon. Dumating si Connie sa isang lumang bahay kung nasaan naroon ang kanyang ina. Nagkwentuhan sila sa mga panahong hindi sila nagkita. Nagkabiruan pa tungkol sa ama ni Maria na pumanaw na. Ikinwento ni Connie ang past marriage niya at ang pinakamamahal niya. Simula nang mawala si Joel sa kanya ay tinawag na niya ang sarili niyang Connie. Yun kasi ang naaalala niya na tawag sa kanya ng kanyang ina. Sa library ng kanyang ina ay nakahanap siya ng libro about Kerida. Pinakwento ng ina ang greatest love ni Connie. Kinuwento niya na matapos ang hiwalayan nila ay nakita niya ulit ang lalaki pero married at may pamilya na ito. Siya ngayon ang kabit, pero nagdesisyon na siya na hiwalayan at layuan si Joel or kilala nating Leo. Nagyakap ang mag-ina, ipinakita ang ilang mga alaala ng dalawa mapanoon at ngayon. Isang araw ay kumatok si Leo sa gate ng tahanan ng ina ni Connie. Tinanong ng nanay ni Connie kung siya daw ba si Leo o si Joel.
Sinabi ni Leo na palayaw niya raw sa bahay ang Leo at most of his friends call him Joel. Isang taon na raw niyang hinahanap si Connie. Hindi niya makontak ito at naalala niya na taga-Kalamba ang nanay niya kaya nahanap niya si Connie. Sinabi ni Leo na naayos na niya ang lahat. Ipinakita na si Grace ay nakipagboksingan sa coach niya na nahuli naman ang nanay ni Leo. Nagpaalam na si Grace kay Arya at Leo. Tumayas na siya sa kanilang pamamahay. Humingi ng tawad ang ina ni Leo sa pagpilit sa kanya na magpakasal. Sa huli ay nasa museo si Connie at nagtuturo ng history sa mga estudyant. Dumalaw sina Arya at Leo na nakikita niya ang dating Joel. Nagyakapan sila na parang isang pamilya.